ang maraming salamat po at ako ay natutuwa naman at nagkaroon ng pagkakataon na makabalik dito. At matagal-tagal na rin po ang aming mula nung nakaraang na nakabalik dito. At maraming salamat at nandito po lahat ang ating mga kaibigan pa rin. Ating mga supporter. Marcos! At ang mga kasama. Ay, sa amin diba? Marcos! Marcos pa rin. Basta po, wag kami po ay umiikot-ikot dito. Nakikipag-usap sa lahat ng ating mga kababayan at ipinaglalaban muli. Dahil po nakikita natin ang lahat ng problema na nararamdaman natin sa at na ang mga kakulangan, ang mga problema ang hinaharap ng ating mga kababayan, nakikita po natin ay nanggagaling po sa kakulangan ng ating pagkakaisa. Huwag po tayong papayag na tayong mga kapwa Pilipino ay pinag-aaway-away, pinaghihiwa-hiwalay. Ang lipunan natin ay pinagwawatak-watak, alang-alang lamang sa politika. Huwag po tayong papayag niyan. At ang aking panindigan, ang aking advokasya ay ang pagkakaisa muli ng ating mga kababayan, ang pagkakaisa muli ng sambayanang Pilipino. Alam niyo po, nakikita po natin sa nakaraang ilang taon na ang ating mga leader ay ganyan po ang ginagawa, ay pinag-aaway-away tayo, kaya naman tayo nagkakaganito. Kaya ay habang sa pag-uusap ko po, sa pag-iikot-ikot ko po sa ating mga sa iba't ibang lugar at sa pag-uusap sa ating mga kasamahan at sa ating mga kus lahat ng mga pangkaraniwan na mamamayan, ay naririnig ko po ang kanilang hamon sa ating lahat. Hindi lamang sa taong bayan, kung hindi po sa leader ng buong pamahalaan, sa leader ng mga matataas na opisyal. Ang hamon po nila ay ipagkaisa uli natin ang Pilipino. Dahil po, huwag natin pong makakalimutan, wala pong magmamahal sa Pilipinas kung hindi ang Pilipino rin. Walang tutulong sa Pilipino kundi tayo Pilipino rin. Kaya po, samahan po ninyo po sa advokasya na ito na ipagpatuloy natin ang pag-iisip, ibalik natin ang pag-iisip na tayo mga Pilipino ay kahit sa ito ang galing, meron dyan Ilocano, meron dyan Tagalog, meron dyan Bicolano. Pero huwag po natin makakalimutan na tayo ang punong dulo, tayo ay Pilipino. Yan po ang ating ipaglaban. Sana po, samahan po ninyo ko. Samahan po ninyo ko sa aking ginagawa na advokasya, dahil ang layunin ko na ipagsama-sama ulit ang Pilipino. Nagtutulungan, nagmamahalan sa tulong po ninyo, sa suporta po ninyo, itong advokasya natin ay itong pangarap natin ay magiging ito. Yan po ang ating sangayong bumayo! Kaya naman po, malakas ang lungkot dahil alam ko na ang Pilipino ay mabait, ang Pilipino ay masipag, ang Pilipino ay mahusay. At ang pinagsama-sama natin, lahat ng katangian na yan, makikita natin na ito ang tanging pamamaraan upang maramdaman uli natin ang progresibong Pilipinas. Gusto po ninyo ang progresibong Pilipinas? Gusto po ninyo? Gusto niyo ba ang mga pagbabago at pagpapaginhawa ng buhay ng ating mga kababayan? Yan po ang ating ipaglaban. Kasama ninyo, isasagot natin ang hamon ng ating bansa, ang hamon ng ating kinabukasan, ang hamon sa atin. Lahat ng ating mga kababayan, wala na, nasa bitna dahil sa kakasigaw dito sa inyo. At maraming salamat ulit sa inyong napakainit na salubong na ibinigay sa akin. Huwag po natin kakalimutan, unang-una sa lahat ang pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Maraming salamat po at magandang maga sa inyo lahat.